Hi guys, good day everyone. Welcome back to our video. So for today's video guys, I'm going to show you the update of my house construction. So come and join me. Okay guys, so andito po tayo ngayon sa ating bahay. And dito po yung mga ating mga helper dito. Say hi to our vlog. Ito. Okay. Sige, so ongoing na po yung construction. Actually, it's third week na po. It's only Sunday na gumagawa sila ng bahay. And yan, so say hi to our vlog naman dyan. From Sunedco. And mga kasamahan ni Francis. Yan, so... Ikaw tanay ka dyan po yun. Opo. Ano nang? Ano? Ay, ikaw dapat ang nagsisetting. O, sige, nahayaan mo na yan. So, ang importante, yan. Kasi ang ano, almost everyday yata ang ulan ngayon. So, it's almost 1 o'clock in the afternoon. And ang construction po, yan. So, setting ng ating hollow blocks dyan dahil lalagyan ng purlins. Okay. So, thank you guys. Ito? Guys, so yan, purlins natin, mga purlins, nilalagay na po. So after 2 weeks na po yung darating yung ating long span na bubong. And right now, they are putting all the purlins. Yan, ito yung mga masisipag na mga construction helper and workers natin sa Sunedco. So, yan. Nag-welding na po sila. Yan. Say hi na, say hi. So, makikita natin sila sa vlog. Vlog, third week po ng ating construction. Every Sunday lang po sila nagko-construct dito. So, hopefully, ang dumating na po yung bubong, matatapos na po nila to. So, pagka next project naman, let's see kung ano yung ang budget na darating. So, update po tayo dito. It's a gloomy afternoon, but still, they were able to do their task sa ating house construction. So, salamat po mga guys. Thank you so much. Yan po. So ito guys, setting po ng hollow blocks para lalagyan po ng purlins dito. Yan. And ito po yung undergoing construction natin sa ating bahay, day 3. Nalagay na po ang purlins and siniset up na po yung hollow blocks. Yan. So ang next project actually na gagawin natin ay itong ano, extension dito ng mga hollow blocks sa punta dyan. Para meron tayong haligi at beam. So, update ko po kayo guys. Ito yung mga nyog na nasira, na natumba during Typhoon Odette. So, yan po. Ditong sa ganyang area, nasira po yung haligi dyan. Yung hollow blocks na ang tawag namin sa Ilonggo na halog or ano, nasira talaga. So, update ko po kayo dito. So, ditong area na to, yan dito, nasira to guys. So, dapat ang sabi doon ng panday, bubuhusan po ng haligi ulit. So, gigibain to. And then, lalagyan ulit ng isang haligi para mag-stable papunta dyan sa taas. Yan po. So, as you can see here, yan po yung mga sira po during Typhoon Odette. And yan po yung mga kahoy dyan, mga nasira. Mga nasirang bahay na kapitbahay natin dyan sa likod. Andiyan po yung mga nyog, mga lubi, mga ano to, bayabas. So hindi pa po yan ano, nalinisan ang backyard natin dyan. So meron ding ano dito, mga nyog, tsaka mangga, mga lumboy, sambag na nasira during Typhoon Odette. So hindi pa po yan nalinisan. Yan, so
di ko masyadong alam yung dimension ng area, I mean, ng bahay namin dito. But, yung size ng bahay namin is 28 by 30 po. Kasyang-kasya po sa aming apat. Ayan po. So, let's pray for the best sa bahay natin kasi nakakatakot po yung bagyo. Kasi andito po kami sa area ng open field tsaka maraming kahoy. Shoutout po to Sir Levy Dotti from Safety Department of Sunetco, Kamankalan City, Negros Occidental. Shoutout po. Yan guys, so update po tayo dito sa birthday boy.